Gusto mo ba mag-umpisa ng negosyo pero takot ka? Alam mo ba, may 8 maling paniniwala tungkol sa business that prevents you from starting one. Kung gusto niyo malaman, you got to watch this episode. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shing Kitan, your pambansang wealth coach. Marami pong gustong magnegosyo pero ang problema po ay takot po sila. At marami po tayong mga maling akala that really prevents us. Kaya nga huwag na natin patagalin, pag-uusapan na natin yung 8 biggest lies and misconception about starting a business. Pero bago natin gawin po yan, mapakiusap lang po ako. Kung may papel at ballpen lang po, iskoran po natin sarili natin kung ano ang score po natin dito. Number one, you need a lot of money to start a business. Again, that's lie number one. Biggest lie po yan. Hindi ako makapag-umpisa, wala kasi ompunan, sa totoo lang. Itong realidad. Bigyan ka ng 1 million pesos. O, 1 million pesos, pero wala kang kaalam-alam. Hindi mo alam anong negosyo. Alam mo ang mangyayari sa 1 million mo. Dahan-dahan siyang mauubos. Pero tanggalin mo ang pera ng isang mga bilyonaryo at isang successful na businessman, successful na entrepreneur. Remove all their businesses, their opportunity. Balikan mo sila after 1 year. Ano mangyayari? Mayaman na muli. So, pagpapatunay, kahit ang dami mong pera, pag hindi mo alam kung anong gagawin mo sa pera, mauubos ang iyong pera. Tama o mali? Pakitype tama o mali sa comment section. So, importante po yan na kailangan po, hindi po natin budulin ng ating sarili na kailangan mo ng malaking capital agad. Kahit small capital lang, pwede ka na mag-umpisa. Budol number two, or let's say lie number two, that prevents us from starting a business. Success is guaranteed when you have a great idea. Ay, naku, ang ganda ng idea na to. Tsak, napapatok to. In my 47 years of doing business, this is what I've realized in sales and business po. Ah. Ang idea, business concept, business plan, maganda sa papel. Maganda lang yan sa papel. Maganda lang yan. Pero pag in-execute mo na, pangit na. Ay nako, tanungin nyo yung mga negosyante na talagang nag-umpisa ng kanilang negosyo. You will understand what I mean. Kung naintindihan mo ako, type understand. Tapos sulat mo rin kung ano yung naging journey mo. Okay lang na maging optimistic. Pero huwag naman tayo masyadong idealist, di ba? Na kailangan maging realist po tayo. Na talagang once na inumpisahan mo yan, may failure yan, may trial and error yan, may time of adjustment yan. Lie number 3, kaya nga hindi tayo naging successful sa business. Starting a business ang equivalent to immediate profit. Pag nag-ano kakikita ka agad. Again, condolence. Bago pa kumita yan, kailangan mo talaga mga pital. Kailangan mo talagang maglabas ng pagod, ng pawis. May trial and error yan, may failure yan. Na-experience mo na ng magnegosyo na ina-expect mo yung mga bibili sa'yo, silang hindi bumibili. Pagkatapos hindi mo na-expect na bibili, sila ang bumibili. O is it the truth? Nothing but the truth. Diba? Kung truth yan, type truth. No, that's the reality. Kaya nga, kung bakit nag-fail ang mga ibang business. Let's go to lie number 4 na pinapaniwalaan natin kaya nga nag-fail tayo sa business. Entrepreneurs have complete control over their time. Oh, find a time freedom! Yes, freedom! Negosyante na ako. Ay, again, condolence. Pag nag-uumpisa tayo ng negosyo, alam nyo ang realidad. Ang realidad, ikaw nagbebenta ng pagkain, ikaw mamalengke, ikaw maggagayat, ikaw magluluto, ikaw maglilinis, ikaw magpapak, ikaw magmamarket, ikaw magsiship, ikaw mangongolekta, ikaw lahat, wala kang oras. Ganun po talaga, it requires long hours, especially in the early stages. Kaya nga, alam mo, magkakaroon ka lang ng time freedom kung may system ka na. Kaya nga, ang tanong ko kay Miquel Flores, si Nicole Yama, at the same time, ito si MGTV Vlog. O, kamusta na kayo? Ito yung nagpapa-shoutout. Let's go to lie number 5 na pinapaniwalaan natin that prevents us from being successful at business. Kailangan mo ng business degree to succeed. Again, diploma, diskarte na naman tong issue na ito. Ako para sa akin, formal education can be beneficial. Sobrang plus factor yan para sa akin. Yan ang isang pinagsisiyang ko na hindi ko talaga nakapagtapos. Pero, may exception to the rule. Marami ng mga successful entrepreneurs naging successful kahit walang degree, di ba? Because they have good mentors, practical experience. Nag-aral sila, may nagturo sa kanila. So in other words, ang pag-aaral po sa pagninegosyo comes in many ways and many factors. Kaya nga wag po tayong sasabihin, ay hindi para sa akin kasi wala akong degree. No. Kung gusto mong matutunan, mapag-aaralan. Lie number 6 that prevents us from becoming successful in business. Failure equivalent to the end of my entrepreneurial journey. Ayan. Hindi talaga para sa akin ang business. Oo, nakatatlong attempt na ako. Wala, lugi pa rin. Ito lang ha, talking about 3 attempts. Tumigil ka na. Alam nyo ba, na si Pia Wurzbach sumali po sa Binibining Pilipinas ng 3 times bago siya pumasok at naging Miss Universe. Imagine mo, kung tumigil na siya on the 3rd, ayaw na niya. Eh, wala. Hindi siya na magiging Miss Universe. So, this doesn't relate with how many times you fail. What really matters is how many times you try and try again. Di
ba? Failure is common part of entrepreneurial journey. Kaya nga eh, alam mo, kung gusto mong maging successful, dadaan ka muna sa failure. Dadaan ka muna sa pagsubok. Line number 7 na nagpapahirap po sa atin at ika nga, yun nga, hindi tayo naging successful. You have to do everything yourself. Ito, lahat dapat ikaw. Oo, dapat ikaw. Ito lang po. Yes, naintindihan ko nung nag-uumpisa, ikaw lang. Pero, habang bumebenta ka na, habang kumikita ka na, hindi ka lang pwedeng isa. Or else, you know what will happen? You become an employee of your own business. Nag-resign ka sa trabaho para hindi ka maging empleyado, pero ikaw lahat ang gumagawa ngayon sa negosyo mo. Empleyado ka ng negosyo mo. Anong pinagkaiba? Ang pinagkaiba lang siguro ikaw may-ari. Pero empleyado ka pa rin. Ang goal kasi natin pag tayo ay nagnegosyo is to free ourselves from time. Pagka magkaroon tayo ng time freedom and financial freedom. Kaya nga, habang kumikita ka, dapat nag-i-invest ka na, nag-hire ka na ng tao. That's the reason why, ladies and gentlemen, pag kayo ay nag-umpisang ng negosyo, kailangan meron kang tinatawag na pay yourself. May maliit ka na sweldo. Para saan yung maliit na sweldo? Para pagdating ng panahon. Kung kailangan mo na mag-hire, meron ka ng pang sweldo sa ibang tao so that you can free yourself from doing something that is more productive. Does it make sense? Type make sense kung it makes sense. And line number 8, kung bakit tayo nag-fail sa business, it's too late for me to start. Ang pagnenegosyo ay para sa mga kabataan na lang yan. Ito lang po ha. FYI, ang pagnenegosyo and entrepreneurship has no age limit. Ito lang, kung ayaw niyo maniwala. Alam mo ba, there was a person who passed his chicken recipe to all the restaurant for over 200 times. 200 times he was rejected until such time on the 201st attempt, it was accepted. Then came the birth of KFC, of Colonel Sanders, Kentucky Fried Chicken, and he became successful at the age of 65. Yes! Ika nga, maraming pong mga nag-uumpisa ng mga negosyo, eh naging successful pagkatapos na ng retirement nila. Diba? Kasi may trabaho sila, pero ginamit po nila kanilang experience, ginamit po nila kanilang network, ginamit po nila yung expertise ngayon to become successful. Grabe. Kaya nga ito, uulitin po natin na, na-inspire ba kayo? Na-inspire ba kayo dito sa episode na ito? Pag na-inspire kayo, type inspire sa comment section. So ano po yung mga 8 maling paniniwala? Kailangan mo na malaking pera para mag-umpisa. Number 2, success is guaranteed kung maganda ang idea mo. Number 3, pagka nag-umpisa ka, kikita ka agad sa negosyo. Number 4, ang entrepreneurs, negosyante, complete control ng kanilang oras. Number 5, kailangan mo ng business degree. Number 6, pag nag-fail ka, tapos ka na. Number 7, kailangan gawin mo lahat, ikaw lang lahat. And number 8, ang pagninegosyo ay para sa mga bata lang. Kaya nga sa 8, saan kayo nakarelate? Pakitype sa comment section. Kung tama ang paniniwala nyo sa pagninegosyo, mas madali makamit ang tagumpay. Kaya wag na wag magpapalin lang sa mga sabi-sabi, lalo na sa mga nagkukwento na hindi naman naging successful na mga negosyante na magbibigay sa inyo ng mga tips, nako, para hindi kayo maging biktima ng maling impormasyon. Kayo ba ay na-enlighten sa episode na ito? Kung na-enlighten kayo, please type enlighten. And please don't forget to like, to share, and subscribe on this video. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.